Po sa may channel ko, may tanggap tayo ngayon bagong pasok microwave oven. Ang sira niya, ayaw mag-function ng yung microwave niya ayaw mag-function ng button. Yan. Ayaw. Kaya hindi ma-select yung mga yung time niya kasi ayaw mag-function ng microwave. Kailangan kasi ito pag pindot mo ito, magsisalit mo siya. Ayaw. Ngayon, subukan natin siyang i-convert sa button. Kasi kung magpapalit tayo ng buong keypad, medyo mahal. I-convert natin siya sa button para gumana yung isang parte ng pindutan. Isa lang naman yung ayaw gumana, yung microwave. Subukan natin i-convert sa button. Ang pang-convert nating button switch, yung tap switch, yung ganito. Yan, convert natin siya sa tap switch. Isang piraso lang kailangan natin. Umpisa natin. Ang gagawin natin, kakalasin natin to, yung pinaka-keypad nya, para makita natin kung saan pumunta yung connection nya. Sige, umpisa na natin. Kakalasin natin tong pinaka-keypad nya para mabuksan natin. Alas na natin yung keypad. Yan. Ngayon, titingnan natin yung connection nitong microwave na ito kung saan hanggang kung saan papunta. Kung saan lang natin ito. Microwave ito. Microwave. Ayan. Pumunta siya sa, bibilangin natin yung ilang kung saan ang galing. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ito yung micro. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 6 pin. Pumunta siya sa 6 pin. Tapos yung isa naman, connection. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabihin yung pinuntahan nitong pin sa pin 6 tsaka sa pin 9. Punta natin yung pinaka-board niya. Tanggalin natin yung pinaka-board. At yan. Yan. Natanggal na natin yung pinaka-board niya. Ibilangin natin yung pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ah, galing sa taas. Ito, galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, galing 6 pin. Tapos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pukunik tayo din sa pin 9 tsaka pin 6 ng wire. Maglalagay tayo ng wire doon. Okay.
kung ano natin yung naikabit na natin yung wire, yung pin 8, pin 9 saka pin 6, pupunta na tayo dito sa pinaka box na ito. Hanapin natin yung microwave, microconvert natin, bubutasan natin yung likod, yung sa tapat mismo nitong microwave, yung tapat mismo bubutasan natin ito. Pag nabutas na, okay, nabutas na, ilalagay na natin tong button switch dito sa ilalim. Yan. Yan. Nalagay na natin dito sa button switch niya, ay yung button switch niya dun sa binutas natin. Lagay natin yung button dito sa butas. Idikit natin para hindi matanggal. Natin ang glow stick. Yan. Butas na natin. Nadikit na natin yung button switch. Bigyan pa natin ng counting glow stick para dumikit, para matigyan. Yan, okay na. Ibigit na natin. Tapos, yung wire na kinabit natin dun sa guiding board, yun yung lalagay natin dun sa button switch. Ito. Dalawa kung galing dito sa socket, kinonect natin sa pin 9 tsaka pin 6, kinonect natin dito sa buttons, dito sa button switch, kinonect natin button switch.
kailangan yung warm dito mga dun sa collection. Check natin. Gumagana yung switch. Check natin kung gumagana yung switch. Di kinabit natin yung patch-pack switch. Ayan. Okay, gumagana. Tanggihan muna natin. Tapos, balik natin yung keypad. Ito. Socket. Balik-balik natin dating socket niya. Yung terminal. Tingnan natin kung gagana na yung button ng microwave. Ito tayo ng basang-basahan sa loob para malaman natin kung yun. Saksak natin ha. Pindutin natin yung kinabit nating button switch. Ang magana. Ito, microwave. Ayan. Subukan natin pindutin. Yun. Gana na, di ba? Seconds. Ayan, start. Yun. Ayan, tignan natin kung minute. Ayan, okay na. Ayan. Gumana na yung kinabit natin button. Okay. Ganun lang. Maraming salamat. Okay, subscribe na lang ng channel ko.